Lagi ka naman ako dito, pwede ito. Ay, hindi yan. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, isang mapagpalang araw sa atin na sa mga araw na lumipas, sa mga araw na nagdaan, marami akong kagalakan na natanggap at mayroon din kalungkutan sa kabila ng ating naramdaman dahil sa ating mga kapatid. Naramdaman niyo rin ba ang ating naramdaman, mga kapatid? Amen. At alam niyo, mga kapatid, seryoso itong ating sasabihin. Maraming taon na lumipas. Maraming taon na nagdaan. At alam ko sa aking sarili, mga kapatid, I know myself, I have gift of healing. Ngunit hindi ko siya na-exercise, mga kapatid. Pero alam niyo, kanina, habang nanalangin ako ng madaling araw, kailangan natin siya. Yes, although we have a spiritual instruction to heal our spiritual needs. But we know na kailangan din natin ang kagalingan ng ating mga pisikal. Do you agree, brothers and sisters? At alam nyo, habang nagpatutuo yung mga kapatiran dito, naiyak ako, mga kapatid, maging sa aking loob, sa kalooban ng aking puso, bakit? Confirm yung ipinalangin ko kanina kumama. Pastor, salamat, kapatid. Pastor, nagbigay ang Diyos ng confirmation. Narinig ko kanina, nagpapatuto ko sa Sister Lindin. Tungkol sa kanyang pinagmamahal na anak. Wala ni sino mang magulang dito na hindi natin mahal ang ating mga anak. Wala ni sino mang magulang dito na hindi natin mahal ang ating mga anak. So habang nagpatutuwa siya, nakukuhin ko. Habang ako nanalangin kanina kumama, may nangusap sa akin after of my preaching. Magpatawag ako ng altar boy. Minsan ko lang ito ginagawa ko dito, mga kapatid. At I hope everyone gets to be you, brothers and sisters. Huwag natin pagmamahalan ang puso sa mga kapatid. Kung naramdaman nyo na nangusap ang Espiritu Santo na Diyos sa inyong mga buhay, mamaya pagkatapos ng mensahe, lumapit kayo dito sa harapan. Hindi kayo para lumapit dito para magnegatibo. Huwag nyo isipin na lumapit kayo para dito, para kay Brother Panon o sino man sa ating dito. Habang kayo lumalapit dito, alalahanin niyo na kayo ay lumapit kay Kristo upang katagpuin ang inyong mga pangangailangan sa umaga ito. Kung yan man ay kahilingan niyo na kagalingang physical, kung yan man ay kahilingan niyo na kagalingang spiritual, kagalingan ng ating mga anak, kagalingan ng ating pamilya, sa paglago ng ating paglilingkod, gawin natin makakapagin sa umaga ito. Taramdaman man yan, anong bagay yan na nababagabag kayo? Magtulong-tulong tayo sa panalangin mamaya kasama ang ating pastor dyan.
at ang mga elders ng Iglesia. At ako'y nagagalak na kung saan sa radio broadcast na kontak namin si Brother Ewan Frank. So, nagkaroon ng mga paglilinaw at lalo pang luminaw yung mga bagay na naging katanungan ng ating mga puso sapagkat mayroon siyang kasabutan ng mga kapatid. Sino ang sa inyo ang nakikinig ng radio broadcast last Saturday? Praise the Lord, medyo dumami na siya. Ang inyong pagkikinig ay bahagi ng inyong may sakit. Mga kapatid. Medyo malabo ba ang broadcast? Dahil sa medyo malabo ang hook-up ng conference eh. Pero isa lang ang isa lang ang ating masasabi sa aming broadcast. Kung malabo man ang conference, isa lang ang masasabi ko. Malinaw naman ang aming mga English sa panahon yun. Praise God. Amin ba kayo? At alam niyo mga kapatid, marami tayong mga natutunan na ilagdag sa ating mga lifestyle, sa ating mga buhay. First time na nakadalo ako sa gawain ni Bar ni Old Brown, doon ko nasasihan kung gaano siya ka-sinsino, kung gaano siya kahigpit pagdating na siya ay nagsasalita, na siya ay nag-deliver ng salita ng Diyos. Ilang beses siya kahapong nagsaway before pa dumating ang ating mga kapatiran sapagkat hindi ko alam, naka-jip sila, kami naka-ICLS kami nalang, hindi ko alam kung iniikot pa nila ang bukid ko Manila. Sa awa ng Diyos, nakarating din sila, pero natapos na rin yung isang awkward, yung first part, yung message ni Brother Ewan Frank. So, ganun pa man, ilang beses siyang nagsaway, mga kapatid. Sabi niya, pakiusap, ayaw ko na pag nag-deliver ako ng salita, mayroong patayo-tayo dyan at mayroong palakad-lakad dyan. Naparito tayo sa kaayusan, naparito tayo upang mapakinggan natin ang kilos, maramdaman natin ang kilos ng Espiritu Santo. Sinabi niya kahapon niya. At bakit ko ito sinabi? Hari nawa, mangyari din yan sa ating pag-ibipon. Na walang magbubulong-bulungan, walang magkwentuhan, walang magpatayo tayo, walang magpalakad-lakad. Make it serious. Praise the Lord. Sister Lisa, ha, parang tinatawa niyo ako sa aking English. Kailangan natin matuto. Kasi pag hindi tayo masanay ang ating mga lapit mga dila, although naintindihan natin, maging ako man, naintindihan ko siya ng bahagya, pero hindi ko naman may pagyabang na marami akong alam sa English, tapos ako. So, naintindihan natin, pero with the time na ikaw ay magsalita na, doon ka na nabubulong, nahirapan natin yung mga dila. Intindihan nyo? Alam nyo yun eh. Alam natin yan eh. Kaya minsan, sinasamantala ko na, pag may pasahero akong Amerikano, pinagpapraktisan ko talaga siya, wala na pang mga sa aming dalawa eh. So, sanayin din natin mga kapatid. Kasi paano na lang kung makatagpo natin gaya niya? May mga missionary na galing ng ibang bansa. I think this coming next year, baka tayo na ang mag-host niya. Kay Ewan Frank, nasabi yan ni Barry Jerry Marcin. As well as si Barry Jerry na yan. Okay na. I think na iayos niya at tayo ang mag-host niya. Kung nakita niyo na, matutuwa ka kayo na tayo ang mag-host kay Ewan Frank. Yes! Woo! Hallelujah! Di ba? So, handa nila yung mga English. Diba? So, medyo napahaba na aking introduction. Tayo ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hari nawa na handa ang inyong mga banal na Biblia
ang iyong mga banal na kasulatan dyan. Lahat pa tayo ay may dalang Biblia sa kamadang ito. At ang pag-iusap ko, lahat tayo, pag may sinabi akong talata, lahat tayo ng mga pinagpala ay samahan ako sa pagbubuklat ng aking Biblia. Amin ba kayo dyan? Amen. Yan yung palatandaan na nagkakaisa tayo sa ating pagsamba. Nagbubuklat ako dito, hindi naman kayo nagbubuklat dyan. O hindi, tayo nagkaisa. Nakita nyo? Amen. Maging masipag kayo sa pagbuklat ng ating mga Biblia. Ayan, samahan nyo ako sa ating pag-aaral. Pumunta tayo sa lugar o sa Book of Exodus. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na ba kayo sa lugar ng Exodus? Yes. Yan. Gusto ko talaga. Talagang napapansin ko sa umagang ito, mga kapatid. Active kayo ngayon na sumagot sa akin. Kasi napapansin ko, noong mga nakaraan, halos mapatid ang ugat ko sa kasigaw nito, di pa kayo nag-response. Pero ngayon napapansin ko na mga active ang inyong mga espiritu sa umagang ito, mga kapatid. Exodus chapter 3. Hallelujah. Alalahanin natin na sa bawat panahon, sa bawat kapanahonan, pag ang Diyos ay tumawag ng kanyang lingkod para pangunahan ang kanyang bayang pinili. Kung mapapansin natin sa ating mga pagbabasa, kung simula natin ang pagbabasa ng Book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, mapapansin natin doon na walang sawa na ang Diyos ay nagbibigay siya ng panuntunan, kautusan, paalaala sa kanyang mga lingkod, sa kanyang lingkod na si Propeta Moses. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Maging dito lang sa Exodus na ating babasahin. Dito pa lang tagdag na ang mga kautusan, palatuntunan, instruction ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod, mga kapatid. Pagpalain nawa tayo Diyos na buhay sa umagang ito. Exodus chapter 10, verse 22 up to verse 23. Nandiyan na kayo? Amen. Kasi ang aking mga mata nakatanaw dyan sa inyo. Kita-kita ko kayong lahat. Hindi ako nananakot ha. Ibig kong sabihin, nakikita ko kung sino yung mga hindi nagbubuklat ng Biblia. Ngayon, kung nakikita ko kung sino yung hindi nagbubuklat ng Biblia, siya ang palagi kong pababasahin. O yan. O, di ba? O yan. Exodus chapter 10, verse 22. Ayan na, mga kapatid. Okay, basahin natin. Verse 22. Andiyan na kayo? Sundan natin at ang ating mga anak, bantayan natin kung sila'y nakatuto. Focus on the way. Alalayan natin sila, itanong bulong natin sila. Amen. At inuulat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit. At nagsalimutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto ng tatlong araw. Take note, nagdilim ng tatlong araw. Verse 23, sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sino man sa kinaroonan sa loob ng tatlong araw. Take note, sa loob ng tatlong araw ni isa man ni walang tumindig sa loob ng tatlong araw. Bakit?
Kung i-imagine ninyo sa inyong mga kaisipan, gaano kadilim ang mga panahon yan, mga kapatid. Nasundan nyo? Okay. Sino man sa kinaroonan sa loob ng tatlong araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kanya-kanyang tahanan. Kasi hindi ko na siya i-discuss ng maigi sa inyo, nasusundan nila ang ibig kong sabihin. Napakaganda sa English, mga kapatid. Sabi, "But all the children of Israel have light and their dwellings." Sino lamang ang may ilaw sa gitna ng matinding kanilimang yahon, mga kapatid? Tatlong araw na madilim. Imagine, could you imagine? Gaano kanilim ang panahon niya ni wala silang maaninaw ni katiliman. Kung kaya walang tumayo sa loob ng tatlong araw, may tipong larawan yan. At kung sino lamang doon ang mayroong liwanag, mga kapatid, take note, church, ang liwanag ay wala sa labas. Nasaan ang liwanag, mga kapatid? Sa loob. Nasa loob ng kanya-kanyang tahanan. Amen. Ng mga children of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kunin kong pinakapamagat ang talatang ito. Ang pamagat nasa Bible din. "But all the children of Israel had light and their dwelling." Mga kapatid, sulat na rin. So yan yun, mga kapatid. Tama ba? "But all the children of Israel have light in their dwellings." Ang bayang Israel lamang ang may ilaw at sila lamang ang nagliwanag sa loob ng kanya-kanyang mga tahanan. Bakit sa panahong yun, sa gitna ng matinding kadiliman, ang bayang Israel lamang ang mayroong liwanag sa kanilang panahon? Bakit? Sila lamang ang nasumpungan. Sila lamang ang nasumpungan na nagsisikap na sundin ang mga panuntunan o ang kautusan ng Diyos na ibinigay sa kanyang lingkod na si Propeta Moises sa kanilang panahon. Amin ba kayo dyan? Kung kaya mayroon silang liwanag, malinaw kung sila rin pala ay hindi sila sumunod sa kautusan ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos, maging bahagi sila doon sa kadiliman. Pero ang problema, ang liwanag wala sa labas. Yung mga taong na nasa labas, yung mga taong hindi sumunod sa kautusan, pagkuntura ng Diyos, nagkandara pa sila sa matinding dilim, mga kapatid. At alam niyo ba sa dulo ng ating panahon? Padilim na ng padilim ang ating panahon. Ito, literal eh, liwanag siya. Literal, nakikita natin liwanag. But how about in a spiritual aspect? Madilim na siya, kapatid. At sino ang nakapansin na madilim na ang aking panahon? Amen. Napapansin niyo ba yan, mga kapatid? Yes!
Sana nawa napapansin niyo ang bawat pangyayari ng ating panahon, bawat pangyayari ng ating mga buhay, hari nawa na ito'y ating namamalayan. Alala niyo ba ang mensahe ng propeta? Ang pagkakilala ng mensahe ng ano ba pangalan ng booklet na 'yon? Ang pagkakilala ng mensahe sa kanyang panahon. Recognizing the message in this time. Tama ba yun? Chokan na lang. So yan yun mga kapatid. At alam niyo ba kung babaybayin ang pagbabasa sa panahon ito? Ito ang panahon ng great tribulation sa panahon ng Ehipto, sa bayan ng Ehipto, sa lugar ng Ehipto, na kung saan nandoon ang pinili, mga pinili ng Diyos, ang bayan ng Diyos, which is yung bayan ng Israel. Tandaan nyo ha, sa gitna ng tribulation, sa gitna ng kabighatian, nandoon ang mga pinili ng Diyos. At kung iugnay sa ating panahon ngayon, huwag yung sabihin, ay hindi naman ako bahagi sa tribulation na hindi. I mean, na hindi yung tinutukoy ko, yung talagang kahindigan ng magagalak na matinding ano yung Tagalog sa tribulation? Kapighatian. Hindi yun ang tinutukoy ko. Pati yung spiritual aspect, mayroon tayong kapighatian binaranas sa ating mga sarili. Nararamdaman niyo ba ang kapighatian ngayon sa kasalukuyan ng inyong mga buhay? Yes, lahat tayo nagdaramdam, humihibig ang ating espiritu. So, ibig sabihin, lahat tayo naging kabahagi ng kapighatian yan before the coming of the Lord Jesus Christ. Ngayon, tayo ay magpatuloy para tayo ay makakarami, mga kapatid. Okay? Puntahan natin ang mga instruction ng Diyos. Ang mensahe na aking ibabahagi ngayon, may bahagi nito ang communion na darating. Paalala ang ating communion na darating ay coming April 3. So sa Merkulis pa lang, magsimula na tayo, mag-take na tayo ng communion. So Merkulis, and then Biyernes. So sa Merkulis, sa Merkulis, magdala na tayo ng halika na lulutuin dito, and then alak, yung red wine. So mag-take na tayo ng communion dyan, and then sa Biyernes, mag-take din tayo mga kapatid. And then sa bahay-bahay natin, gagawin natin yung sleeping list. Mayroon ang mga nakaganap dyan mga kapatid. Ini-exercise natin yan. That is original pattern sa Bible mga kapatid. Ngayon, pupuntahan pa natin ang Exodus chapter 12. Naka-question na kayo mga kapatid sa Exodus chapter 12? Kasi yung hindi nagbubuklat dyan. Taas ang kamay at nang magbabasa dyan. Professor, alalahanin natin mga kapatid. Pagmuni-munihin na natin mga sarili sa umagang ito, kung nasaan lang ba ang liwanag sa panahon ng kadiliman. Muni-munihin natin sa ating mga buhay sa umagang ito, kung nasaan lang ba ang liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman ng ating mga kapatid. Tayo muna ay manalangin, pumikit tayo lahat. Nakilala namin Diyos, kami nagpapasalamat sa kabutihan, sa kadakilaan, na ikaw ay naging tapat sa aming mga buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mensahe na ihanda sa umaga ito, na kung saan alam namin kung nasaan ang liwanag ng aming panahon, Panginoon. Wala sa labas, kundi una sa loob ng aming mga tahanan na rapat lamang na ang bawat sambahayan na nagsisikap na sumunod sa instruction na mapangtunan mo ay narapat lamang na mayroong liwanag sa aming mga tahanan. Kung kaya't pagpalain mo kami lahat at hayaan mo, Panginoon, na ipinangako ng Espiritu Santo ay napating sa aming kaligitnaan upang muspusin mo ang pakikinig ng bawat isa at hayaan mo ang iyong mga lingkod. Hallelujah! Let your anointing, let your power,
ang iyong kagandahan loob, ang iyong kabunihan, at pagpalain mo ang aking mga kapatid na narito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Exodus chapter 12. Verse 8. Ito na, makinig na maigi mga kapatid. Nagsimula ng magbigay ang Diyos na instruction sa pamagitan ni Propeta Moises. Alam natin na siya ang ginagamit ng Diyos sa kanyang panahon upang dalhin sa kasagdalan ang bayan Israel sa kanyang panahon. Ayan, napakaganda ang karo ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero ito ang nangyayari. Tingnan nyo ha. Verse 8. Kung simulan mo sa chapter 12, verse 1, pero isinurukat na lang natin para tayo mapadali. Kung titignan mo, sa taas pa lang, marami lang mga instruction na ibinigay si Moises sa bayan ng Israel. At tayo sa ating panahon, tumitipo tayo sa bayan ng Israel. Tayo ang Israel, spiritual, mga kapatid, sa ating panahon. Amin ba kayo dyan? Ngayon, kung tayo ang Israel, tipo sa spiritual na kalagayan, siguraduhin natin na mayroon bang liwanag sa loob ng ating tahanan. Ha? Praise the Lord. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, punta tayo sa mga instruction ng Diyos. Okay. Verse 8. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon. Gabi. Sinabing gabi. Kasi sa bayan, sa orasan ng mga Hudyo, pagpasok ng alas 6, gabi na para sa kanila yan. 6 to 6 ang kanilang orasan. Diba mga kapatid? Ngayon, pagpasok ng alas 6, gabi na para sa kanila yan. Kaya sabi nito, at kanilang kakanin ang laman, laman ng kordero na kanilang kakatayin o pang kanilang kainin. Gabi niya on, na inihaw sa apoy. Tingnan niyo ha, nagsimula na magbigay ng instruction si Moises. Ito na. At tinapay na walang libadura. Malinaw, ang instruction, tinapay, kakain sila ng tinapay na walang halong libadura. At tingnan nyo ang Book of Exodus sa mga pananalita ni Moises. Bakit palagi ang inuulit-ulit ni Moises na huwag at huwag at huwag kayong kakain ng tinapay na walang libadura? Bakit? Hello? Nakikinig ba kayo sa akin? Bakit inuulit-ulit ni Moises? Ha? Itong araw, 7 days, kakain kayo ng tinapay na walang halong libadura. Anong ibig kong sabihin? Bakit pinaulit-ulit ni Moises yun? Alam niyo ba, sa panahon ni Moises, napakahigpit ang pagtutunan ng Diyos. At sa araw ngayon, ang sino mang kumain ng tinapay na may libadura, ihihiwalay. Nakita niyo? Kayo, katanungin ko, gusto niyo rin ba na kayo ay mahiwalay sa mensaheng ito? Ha? At alam mo, hindi nyo gusto yan na kayo ay mahiwalay sa mensaheng ito. Ngayon, bakit ko nasabi na inulit-ulit ni Propeta Moises na huwag kayo kakain ng tinapay na may libadura? Of course, ikaw ba naman? Sige nga, alam nyo naman yung tinapay na walang libadura eh. Napakasarap ba siya? Masarap ba sa inyong panlasa? Ano ang lasa? May nararamdaman ba kayong lasa? Ngayong Merkoles at saka Biyernes, mararamdaman nyo kung ano ang lasa ng tinapay na walang libadura. Ngayon, ito ay papakita ko sa inyo. Bakit inulit-ulit ni Moises, huwag kayo kakain ng tinapay na walang libadura. Kasi ang tinapay na may libadura, mayroon pang pampaalsa at mayroon pang pampalasa. Napakasarap yung sa panlasa. Sige nga, subukan mo. Lunes hanggang Linggo, kakain ka ng tinapay ng ginagawa natin dito na walang libadura. Yan ang almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Kinabukasan, yan na naman ang almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Kaya mo yun, mga kapatid?
Hindi ka kayo matukso. Puntang na ako doon sa bakery. Mas malasa talaga yung tinapay doon sa bakery. Alam nyo, napakasarap pa naman ang tinapay pag ikaw ay gutom. Totoo ba yun? At posibilidad ba ang aking sinasabi, kung hindi magbantay ang mga Israel, maari na sila din ay matukso at magluto sila ng tinapay na halukan nila ng libadura at ang panlasa. Nakita nyo? Nasundan nyo mga kapatid? Kung kaya inuulit-ulit niya. Ito na. Ito na. Kung gaano katindihan mga instruction. Hallelujah. Tingnan nyo. Sa verse, at tinapay na walang libadura, kakanin, sa verse 8, kakanin nilang, take note, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Imagine ninyo mga kapatid, libadura, tinapay na walang libadura, walang papasa, walang kalasa-lasa, sasamahan mo pa ang ulam mo, mapait pa ng gulay. Kaya mo ba yan? Pero, pwede sabihin na hindi kaya. Nakaya ba nila? Hindi. Kaya. Nakaya pala eh. O nakaya eh. Ngayon, sundan nyo lang ako. Mayroon tayo yung mapapita dito. Wala nang lasa. Ang ulam mo pa, napakapait ng gulay. Kaya na. Pwede naman silang magsalita eh. Ano ba yan? Ay, parang bata ba? Ano ba yan? Propetang Moises? Wala na ang lasa yung kinakain namin tinapay. Papaulami mo ba kami na mapapait na gulay? Ano na kanyang sa buhay namin dito? Pwede sila magreklamo, di ba? Tama? Ha? Tama? Siguro may nakikita kami kayo sa aking panahon kung gaano rin tayo kareklamador. Ha? Kakain kayo ng tinapay na walang limadura at kaulam sa mapait na gulay. Nakita yung ibig kong sabihin kung gaano ang kanilang pagsakripisyo kung hindi tayo tutumpas sa ganung kalagayan. Ano ang mangyayari? Ipapakita ko sa inyo sa umagang ito kung gaano katindi at kung gaano rin kasimple ang espiritu ng Nikolaita. Lagi na mabanggit yan sa tuwing may tumatayo, Nikolaita, Nikolaita. Pero inaalam pa natin ang buong kahulugan ng Nikolaita ng Espiritu. Nagako tayo dyan. Paspasa natin ang bunti. Verse 9, sundan niyo ako. Huwag ninyong kaming hilaw o luto man sa tubig. Kung Moises, pwede ba sa ingin na lang namin? Mahirap kami mga pinagagawa mo. Maghalin pa ang bay. Magsika pa kami ng apoy. Ang hirap naman. Maghintihin pa kami ng apoy. Ang hirap naman. Ihawin pa kami. Napakatagal. Madali pa mag-ihaw. Lalo kung marami yung inihaw mo, nabag nagagawa ka sa apoy. Parang kasabay ka na lang doon sa inihaw mo eh. Pero mas madali, ilagang na lang. Di ba? Nakita nyo? Pero tingnan nyo ha, mayroon akong ipapakita dito. Lumuman sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ng kanyang mga paa, at pati ng kanyang mga lamang lower strength. Sundan nyo ako. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinumagahan. Huwag magtitira. Ibaano kung narami ang ano, may natitira, talaga ako gagawin namin. Basta ang utos, huwag magtira. Matigas pang ulo mo eh. Pag sinabing huwag, wait, ang huwag ba? Pwede ba maging pwede? Alam niyo ba ang huwag? Diyan nagpasimula, makinig kayo, ang salitang huwag, diyan nagpasimula masakla sa kasalanan ng buong mundo. Alam niyo ba yun? Nung sinabi ng Diyos sa instruction ng unang kumon sa Garden ng Eden, huwag,
huwag himuin ni kaliman. Anong ginawa? Yung huwag. Yung huwag. Yung salitang huwag. Aba, sa bandang huli. Ginawa? Pwede. Pwede. Diyan tayo nasisira. Ang huwag, ginagawa natin pwede. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan! Kailanman lahat ng huwag ay hindi maaring pwede. Nakaintindihan ba tayo? Nakaintindihan ba tayo mga kapatid? O hanggang tutuwa din yung iba na na-appreciate yung ibig kong sabihin. O diba? At kahapon, sino ang nag-enjoy sa minsanin ni Brother Ewald Frank sa Bayview Hotel? Si Sir Alan, hindi ko siya iniwanan, magkatabi-tabi, dami niya natin. At naramdaman ko, nag-enjoy ang kanyang espiritu. Ang dami niya natin, no? Nag-post ako, inabasa pala ni Brother Randy, Kuya Padun, I'm happy to hear na yan ang nasabi mo. O nag-chat kami kagabi ni Brother Randy. Nag-enjoy pa kayo kahapon lahat ng mga nakapunta doon? Pag-ilipad may umiilig, may nag-ibig. Hindi, magkalinawan tayo. Mag-ibig kayo kung nag-enjoy. Nag-enjoy ba kayo sa pagpunta ninyo, sa pakikinig ninyo kay Brother Ewald Frank? Amen? Amen. Matagina. Napag-proud kayo. Amen! Amen! Ah, okay. Mayroon din palang yung nag-enjoy. Kasi, pinagbawalan ng aspakyat din. Hindi ka gaya dati na, di ba, lahat sinong nakapunta ng nakaraan, di ba, akyat lahat ng bata? Ngayon, parang pinagbawalan yata kasi parang naguguluhan yata yung matanda kasi nakahinti talaga yung matanda. Kasi yung boss niya, ganun siya ng salita eh, pagkuha ko ano? Diba? Ganun siya ng salita. Kaya intindihin nyo talaga, kung hindi man alas ang iyong pakikinig, hindi nyo makakatch up. Hindi nyo ko makakits. Amen, Lord. I pray to the Lord. Gusto ng salita eh, pag hindi ka alerto, hindi mo makukuha ang kanyang mga sinasabi. So may nag-enjoy at mayroon din hindi nag-enjoy. Tama ba yun? Yes. Pero isa lang ang sasabihin ko. Yung mga nag-enjoy doon sa pakikinig kay Ewald Frank, totoo, nag-enjoy talaga sila sa pakikinig na salita ng Diyos. Amen? Pero hindi yung mga hindi nag-enjoy dahil sa hindi sila nakapakinig, pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Mas matindi ang kanilang enjoy. Sure ako 100%. Nag-enjoy sila ng higit sa lahat sa pagsisilpi nila. Halos buong Bayview Hotel ng buong building, pipictura nila ng kanila mga sarili. Sa hagdanan, paakyat, pababa, naong pataas. Hindi nila makapalag yung mga parang dyan kasi siyempre, bahagi yun ang binabay. Wala yung mga parang dyan yun. Dinadamay pa nila. Hinahatak pa nila para nakipagsilpi. Ayan na, grabe. So, ibig sabihin, nag-enjoy tayo lahat. O, amin na tayo, nag-enjoy tayo lahat? Yes! O, tingnan niyo. Nakita yun na. O, sige. Balik tayo sa ating pinag-usapan. Baka nawawala na kayo. Nawawala na kayo sa ating pinag-usapan. Anong verse na tayo? Tuloy. Verse 10. At huwag kayong magtitira ng anuman niya on hanggang sa kinumagahan. Seryos. Kundi inyong at yung matitira niyaon sa kinumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Ano ba naman yan? Natitigira lang naman yan eh. Kaya ano pa bang sunugin? Huwag ka nang magreklamo. Yan ang utos. Yan ang instruction sa kanilang panahon. At ganun din dapat sa ating panahon. Kung ano yung mga utos, huwag ka nang magreklamo. Nasundan niyo ako? Ngayon, kaya ano pa bang sunugin? Ito na naman, magsunog na naman ako na natitira, magsikap na naman ako. Napakahirap talaga, no? Napakahirap talaga, no? Ngayon, tuloy. Verse 11, anong verse na tayo?
Yan gusto ko na tayong lahat ay nakipag-open. Diyan pala, nakikita natin ang unity ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi ni Enrile, gusto ko, happy kayo. Ngayon, anong verse ka tayo? 11. At ganito ninyong takanin, ito na. Tingnan niyo ang mga instruction, ha? Tingnan niyo ang mga instruction. Huwag lang kayong basta tumatawalan, may tama to sa atin. At ganito ninyong kanin, sabi ni Moises. At parang sa ating panahon, sabi ni Brother Francis. Ayun. Ganito ninyong kanin, may big kiss ang inyong mga baywang. Ano ba naman ito? Kakain na lang. Tarayan pa kami mga baywang. Sa gabal na yan, kakain kami, may pali pa. Na, nakikita nyo na yung mga sarili, ha? May big kiss ang inyong mga baywang. Ang inyong mga panyapak ay nakasungod sa inyong mga pa. Ano ba naman ito? Ang dami naman mga pinagdagawa. Kakain na lang kami. Magsusungod pa kami ng mga panyapak sa mga pa. Sunod. At ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay. Kakain kami, may tungkod na may kamay. Ano ba naman nangyari dito? Wala kang magagawa, instruction yan. Huwag ka nang kumalag, sumunod ka na lang. Sa ating panahon, ganun din, huwag ka nang kumalag. Nasundan niyo ba ako? Pray tayo, ha? Tuloy. At ang inyong kakaming dali-dali, tingnan mo naman yan. Ang daming mga pinapagawa, kakain daw na may hawak na tungkol, tapos bandang huli, at inyong kakain dali-dali, madalian pa talaga. Siya ang Paskuhan ng Panginoon. Verse 12. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto, ito na, magsimula ng dadaan ang Diyos. Tignan nyo, ha? Dadaan siya. Dadaan ang Panginoon. Tingnan nyo, ha? Bago ang ginawang pagdaan, bago ang paggawa, bago nangyari ang pagdaan, na tinatawag yung pagdaan dito, yun yung anghel ng Panginoon, di ba? Tama ba, Berminan? Yan yung tinatawag sa Biblia na angel of death. Tama ba? Angel of death. Bago pa dumaan ang anghel, anghel ng kamatayan, nakapagbigay na si Moises na ano? Yes! Nakuha! Ito na sundan nyo, mga kapatid. Ano nangyari? Bago pa dadaan ang anghel ng kamatayan, nakapagbigay na si Moises ng? At lahat ng sumunod sa instruction, napapahamak ba? Hindi mapapahamak ang ating pamilya, hindi mapapahamak ang ating tahanan, sapagkat kaming lahat buong sa bahayan ay susunod sa iyong panuntunan, dakilang Diyos. Tingnan niyo, naibigay na ang instruction. Huwag natin sayangin ang panahon. Habang tumatakbo ang panahon, lalo tayong natatambakan sa ating mga utang. Take note, hindi thank you ang lahat ng ating pag-ignore, hindi thank you ang lahat ng ating pagliban sa gawain ng Panginoon. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Paano na lang kung dadaan ang anghel ng kamatayan at hindi natin nasundan ang instruction, ano ang mangyayari sa atin? Tuloy ang ating pagbabasa. Sundan niyo ako, church, brothers and sisters. Sana tayo? Wow. Ha? Verse 13. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto, sa gabi niyaon, araw siya nadaan o gabi? Bakit gabi siya nadaan? Kasi ang ginagawa nilang pagsunod sa mga instruction, gabi nila gagawin.
Espiritu ng komunyon. Kaya kailangan din, gabi-gabi, mayroon kang komunyon sa iyong tahanan. Ang komunyon ba natin, tuwing si mga santa lang, tuwing Biyernes Santo lang? No! Ginawa ng Diyos yan na pinaka-pattern lamang para masundan yan at tumagos yan sa ating panahon. Ngayon, tuloy, sa gabing yaon, at aking, ano daw, aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Maging tao at maging hayop at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos muli sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. Verse 13. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda. Ang dugo ito sa verse 13. Saan nagagaling yan? Ha? Yes! Yung dugo na yung dugo na yan nanggagaling yan dun sa lam o dun sa tupa na kanilang pinatay. Sino ang nagkatay? Tatay. Ha? Tatay. Hindi, huwag ka makikin. Sino ang ito ha, sumagod kayo. Sino ang nagkatay? Lahat. Si tatay na? Lahat. Lahat ng pamilya. Lahat. Buong pamilya. Yes! Buong sambahayan, nagtulong-tulong sila sa magkatay. Take note, hindi po ibig si tatay na magkatay. Hindi rin po ibig sinamay lang ang magkatay. At hindi rin po ibig naanak lang ang magkatay. Nasundan niyo ba ako? Kaya kayo na ng mga nanay, mga tatay, kayo na mga anak din, huwag kayong kayo lang ang magkatay tuwing Linggo. Hello, George, nasundan niyo ba ako? Kayo ba mga anak? Like, for example, kayo mga young people, wala pa kayong karapatan sa inyong mga magulang? Bilang anak, may karapatan kayo. Spiritual na buhay ang pinag-usapan dito. Pa, ma, pwede ba sama-sama tayong dumalis sa buhay ng Panginoon? Amen. Matalwan sa awin lang naman natin gagawin pa na magsama-sama tayo. Take note, mga anak, gawin nyo yan sa inyong mga magulang. Yan ang totoong pagmamahal ninyo. Yan ang ganti at sukli sa inyong mga magulang bilang kayo ay pinapalaki nila kayo sa tamang pamamaraan. At kayo namang mga magulang, huwag din kayong kumayag na kayo-kayo lang ang nagkakatay. Nasundan niyo ba ibig kong sabihin? Kasi ang pinaka-instruction, nasundan naman natin eh, buong pamilya ang magtulong-tulong sa pagkatay. Nasundan niyo? Mr. Lord, paspasan ko. Sana tayo. At ang dugo ay maging sa inyo isang tanda. Pattern lang yan. Sa panahon yun, kung walang dugo sa hamba, ano ang mangyari? Kung wala, kung dadaan yung Espiritu ng Diyos, yung Angel of Death, pag dumaan siya sa gabi niya o lahat ng pintuan pupuntahan niya, sabi noon, kung mayroong dugo na makita at masukuman sa inyong mga hamba, lalagpasan ko kayo. Naintindihan niyo? Ano ang mangyari sa tahanan na walang nasukungan dugo sa pintuan ng hamba? Papatay ng panganay. Lahat ng panganay, hayop mo yan, panganay na anak mo, wala kang magawa. Papatayin yan sa panahon yan. Kaya yung hating gabi, grabe ang pagtangis sa buong Ehipto ngayon. Could you imagine mga kapatid? Madilim sa panahon yan, gabi. Bigla nagsisigawan lahat sila. Sino? Lahat ng mga hindi sumusunod sa panawagan ng Diyos. Pero sa lahat ng mga sumusunod, may napapahamak ba? Wala. Kasi bakit? Ang dugo ang tinitignan. Dugo ang tinitignan. At ang dugong yan, tumagos yan sa cross ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo, tumagos yan sa ating panahon ngayon. Ano ang palatandaan na may dugo at hamba sa inyong mga tahanan? At sa panahon ng Israel, bakit ang palatundunan? Dapat may dugo na makikita sa inyong hamba. Pag wala, tigo ang iyong panganay. Sa
panahon ng Israel, pinakamahalaga sa kanilang panganay. Pinakamahalaga sa kanilang panganay. Kung kaya'y panganay ang pinagpapatay. Kasi bakit? Alam ng Diyos kung ano yung pinakaiibig mo, kung ano yung pinakamamahal sa iyong puso. Yan ang kukunin niya. Nakita nyo? Ngayon, ibig sabihin, kung i-apply din sa ating panahon, kung wala ding masumpungan ang Diyos na may dugo sa ating hamba ng pintuan, hindi ito literal ha, sa pagkatuwi, walang, ang pamilyang yan, walang naganap ng pagkakay ng puti. Nasundan niya ako? Maliba na lang ang pamilya niyan, ang tahanan niyan, gabi-gabi, mayroon siyang pagkakay ng lupa. Siyempre, mayroong dugo ang kanyang hamba. Yan yung patanggaman dyan. Kung wala naman, malinaw, wala siyang ginawang, ang pamilya niyan, walang ginawang pagkakay. Nasundan niyo na mga kapatid? Ngayon, tuloy tayo. Verse 14. Verse 14. Hanggang sa dito tayo. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdiwang na pinakapesta sa Panginoon. Pesta sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiwang na pinakapesta na bilang tuntunin magpakailanman. Tumagos ba yan sa ating panahon? Yung tuntunin ng mga Hudyo, tumagos ba yan sa ating panahon? Amen. Yes! Pastor! Verse 15. Pitong araw na kakain kayo ng tinapay na walang libanura. Wow! Gaano katindi ang sakripisyo nila? Gaano katindi ang sakripisyo nila? Kakain sila ng tinapay na walang libanura? Taulan pa sa mapapait na gulay. Hello! Kaya nyo ba yan? Pero kaya nila eh! Nagsainin kayo sanay! Malaki kayo pinalahanan. Alam nyo ba? Sa panahon ng mga Hudyo, kung hindi sila nag-iingat, kung hindi lang rin sila sanay, maaari silang matuksok at kumain sila ng tinapay na may lasa. Ibig sabihin ba yung libatura? Diba? At iingatan nila, pag kumain sila, alam nila ang kapusan ng Diyos, pag kumain sila ng tinapay na may libatura, sila'y mahiwalay. Hindi biro na mahiwalay sila sa lineage ng bayan Israel. Soul sa lingkat, o? Yes! Ayan o, sa iyong ano, at soul shall be cut off from Israel. O, biniro yan. Yung kaluluwa mo, iiwalay mo. Yung ibig sabihin, kung kaluluwa mo pinag-usapan dyan, kaligtasan ang pinag-usapan dyan. Mahihiwalay ka. Kung ikaw ay mahiwalay, wala ka ng karapatan ng kaligtasan. Pati hindi yan. Ngayon, tuloy. Sa verse 15, sapagkat sino man kumain ng tinapay may limalura, ito na yun. Mula sa unang araw hanggang sa ikatlong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. Malinaw ang instruction? Verse 16. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang panal na pagkakatipon. Ayan na. Sa unang araw, palagay natin, linggo ngayon, anong araw? Bukas? O Lunes. Palagay natin Lunes. Palagay natin, unang araw yan. Ang sabi siya, unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. At ang sabi ng Biblia, sa ikapitong araw, mayroon din kayong banal na sa 7 days, mayroon din kayong banal na pagtitipon. Bakit 7 days? At bakit sinasabi na unang araw pa lang, mayroon kayong banal na pagtitipon? Nakita nyo? Sige, ano bang pinaka-purpos ng ating pagtitipon? Di ba biyesta tayo dapat sa salita ng Diyos? Amen. Ha? Biyesta tayo dapat sa salita ng Diyos? Ibig sabihin, sa unang araw pa lang, sa Lunes pa lang, ang ating buong tahanan, mayroon na siyang handog sa araw na yan hanggang pagkatinip itong araw, mayroon siyang handog sa harapan ng Panginoon. Nakita nyo? Banal na pagtitipon. Holy convocation, mga kapatid. Ayan. So ngayon, pinabaliktad. Sa ating panahon, baliktad. Ang sabi, Monday to Sunday. Unang araw at ikatlong araw. Ang ginagawa naman natin ngayon, sa ikatlong araw, sa kapatay naghanda. Nakita niyo na?
lifestyle. Hindi mabuti yan sa paningin ng Diyos. Sa bahay pa lang, mayroon na tayong paghahanda. Amen! Hello, maraming sumagot ha. Amen! Ngayon, tanong, handa na ba tayong lahat? Sa pagdating ng mga suspesto, at sigurado na ba tayo na kasama tayong maagaw? Amen! Yan, tumanglay bigla. Tuloy! Sa ketong araw, verse 16, magkakaroon din kayo ng isang banal na pagtitipon. Walang anumang gagawa o gagawin sa mga araw na yan. Liban ayong nararapat kanin ng bawat tao. Ano yung mararapat na kanin sa panahon yan ng pagtitipon? Diba ang salita ng Diyos? Yes. Ngayon, at inyong ipangilin ang pesta ng tinapay na walang libadura sapagkat ipangilin daw ang tinapay ng pesta na walang libadura sapagkat sa araw ng ito kinuha ko ang inyong hukbo sa lupain ng Ehipto. Kaya inyong ipangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakailanman. Yan mga kapatid, ipangilin daw ang sapa, ang tinapay na walang halong limadura. E bakit kailangan ipangilin? Ano ba ibig sabihin ng tinapay na walang halong limadura? Bakit ipangilin? Tumagos yan sa panahon ni Apostol Pablo. Let's go to 1 Corinthians 5:8. Ayan. 1 Corinthians 5:8. Ano ang tinapay na may halong limadura? 1 Corinthians 5:8. Ano daw ang tinapay na may halong limadura? Sundan niyo po. Nandiyan na kayo? Verse 8. Kaya nga, ipangilin. Kaya nga, ipangilin ninyo. Ito. Kaya nga, ipangilin namin sa ambesta, hindi sa lumang libadura. Ni libadura man ng masamang akala at ng kasamaan. Kundi sa tinapay na walang libalura ng pagtatapat at ng katotohanan. Yan pala ang tinapay na walang halong libalura. Yung pagtatapat at ng katotohanan. Ngayon, pupunta muna tayo sa isunod. Isunod 13, mga kapatid. Exodus 13. Verse 3. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalisin ninyo sa Ehipto sa bahay ng pagkalibing sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay hinako kayo ng Panginoon sa dagat ito. Wala sino mang kakain. Ayan, pinakulit-ulit na ng Moises. Wala sino kakain ng tinapay na may libadura. Ngayon, pupunta rin sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 11. Verse 26. Ang sabi kan? Sabagat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, ano yun? Yung tinapay na walang libadura na tayo, ha? At inumin ninyo ang saro, ay inihayat ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Hanggang sa sa'yo matay, nasundan niyo ako? Verse 27. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na pinarapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Makinig kayo. Pwede, tatapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili sa kakumain ng tinapay at uminom ng saro. Sabi ni Martinez, nag-share ka rin ng hukong kasali sa kakalo nung nagkagang witness, may pasisiyasa. Sabi ni Martinez, maging siya man, sinisiyasa niya ang kanyang sarili. Sa anong maraan niya sinisiyasa ang kanyang sarili? Inilista niya lahat ng kanyang mga kamalian, lahat ng kanyang sa Panginoon, lahat ng pagkakamali, kasalanan niya, sinusunat niya, at yun ay pinapasisyon niya, at yun ay pinapanalangin niya palagi. Tama ba yun? Yes, tama yun mga kapatid. At syempre, ito naman, dagdag ito, ang pinakadapat masaya sa ating mga sarili. Lord, before I take the bread
the unleavened bread. Karapat-dapat kaya ako, Panginoon. Hindi na bago ni kulay na sa ating sarili. Okay? Verse 10, natapak siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hapon. Tama ba yun? Sa panahon yan, ikaw ay nagtintayin ng communion. Kumakain at uminom ka ng hatol sa panahon yan. Tandaan nyo yan. Ngayon, hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, pag hindi natin kinikilala sa anong paraan, kung mayroon kang Nicolaitanism spirit sa iyong sarili, ibig sabihin, wala ka rin kaibangan sa hindi pagkilala sa katawan ng Kristo. Ngayon, ang sabi kan, verse 30, kung hindi, verse 29, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, verse 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin. Ha? Ano dahilan? Bakit marami mahihina at marami masasakitin? Makikita natin yan. Ngayon, take note, marami mahihina at marami masasakitin. At hindi kakaunti ang mga natutulong. Verse 31. Dapat kung ating kilalamin ang ating sarili, ay hindi tayo hinahatulan. Ito na ang kagandahan. Kung hinatulan mo na tayo ng Panginoon, mapalad pa rin tayo. Ano sabi ng verse 32? Dapat kung tayo hinatulan, ay pinarusahan tayo ng Panginoon. Bakit? Upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanglibutan. Amen. Ngayon pa lang, mapahatol na tayo. Amen. Kung hindi ka mapahatol, kapatid, gusto mo ba na ikaw ay magdaan sa paghatol ng Diyos? Matindi yun, kapatid. At ang nangyari sa kasaysayan ng lugar ng Ehipto, mangyayari din yan sa ating sa huling panahon ito. Mga kapatid, sa ayaw mo sa gusto, mangyayari at mangyayari ang great tribulation na naranasan sa unang panahon at sa dulo ng ating panahon. Ngayon, mayroon na akong babas ni Marlos. May sinasabi doon sa Roma 8, mga paghibig ng mga banal, mga namamata, mga banal na namatay na namanauna sa atin, may paghibig sila. Alam niyo ba na ang mga banal na namatay na nanalangin? Hello? Nanalangin pa sila? Yes! Nananalangin sila! Revelation chapter 7, Revelation chapter 8 verse 4. Yung panalangin ng mga patay, Lord, dakilan niyo sa Panginoon, kailan mo kami maghiganti sa aming mga dinanas. At doon sa Revelation 8 4, ang usok na kamangyang ng panalangin ng mga banal ay pumapapailan lang, mga kapatid. Para ba lang ganito ang nangyayari, mga kapatid? Kumbaga, ito ang kalalagayan ng Diyos. Tingnan nyo ha, bakit magaganap ang matinding kahilig-hilig na kapitahiyan na maranasan ng buong mundo? Bakit? Tingnan nyo, ang mga banal, yung mga banal, nanalangin sila sa Diyos. Tama ba? Banal na nalangin sa Diyos. At ito naman ang counterfeit. Yung mga liko sa mundong ito, which is yung mga Nicolaitan spirit, yung mapagkawa ng kasalanan, nakarating din sa Diyos yan. Kung baka kung titignan natin, parang statement ko lang ito, ang Diyos, mapipilitan talaga siyang gawin niya ang gusto niya sa panahon niya. At tinigil ng Diyos ang panalangin ng mga banal. Bakit tinigil ng Diyos ang panalangin ng mga banal? Hindi na rin makatim ng Diyos ang karumihan ng tao sa mundong ito. Nakita niyo? Kaya itinulog niya ang panahon niya na darating ang paghihiganti, which is yung panahon ng Great Tribulation hanggang sa pagpasok ng Armageddon. Nakita nyo, nasundan niyo ba ang mga kapatid? Ngayon, sa gitna. Praise the Lord. Ngayon, sabi sa Roma 8:22-23, Roma 8.
22-23. Ano ang sabi ng mga kapatid? Makikita ni Jan na ang mga banal ay may paghihilig. Humihilig sila at nadanasa sila sa pagkukuk ng katawang panlupa. Nadanasa at sabik sila na mapalitan ang kanilang katawang panlupa at mapalitan ang katawang panlangit. Ay di ba kayo dyan? Humihilig sila, nanalangin sila, dumadaing sila. Ngayon, church, mga kapatid, kayo mga young people, mga tatay at nanay, kayo ba, gumigising pa kayo ng madaling araw upang kayo din kayo humibig, manalangin? Hello? Yes. Yes, isa lang mag-ibig. Yan ang nararapat, mga kapatid, na tayo ay humihilig sa Diyos bilang mga banal na pinili ng Diyos. Hallelujah! Ngayon, alam niyo, sa panahon ng mga Israel, mayroon pa rin nasubukan ng katigasan ng kanilang ulo. Sa panahon ng Ehipto, tingnan niyo ha, nababasa niyo ba sa panahon ng Ehipto, sa Book of Exodus, na mayroon mga magician doon? Ha? Mayroon mga magician doon. Sino ang counterfeit ng magician? Si Moises. At si Moises naman ang counterfeit niya, yung mga magician. Kung gagawa ng himala, supernatural ang Diyos kay Moises, anong ginagawa rin ng mga magician? Ha? Puntahan mo natin ang Exodus 7. Tingnan nyo, baka iniisip lang yung magician na kung saan yung nagmamagic na gano'n, yung papalabasin yung kung ano yung ano, bigla nalabas na lang. Ano bang pagkaunawa nyo sa magician? Yung pag sinabing magic. Pag sinabing magic, ano magkaintindi niyo pag sinabing magic? Ha? Ha? Para bang pag sinabing magic, wala nang kahirap-hirap, on the spot, nandiyan na. Amen. Ha? Kita niyo? On the spot, nandiyan na. At alam niyo ba, sa panahon na yun ng natigasan ng ulo ng lugar ng Ehipto, nagpadala ang Diyos ng salot, ang tubig ay ginawang dugo. At tingnan nyo, napag-usapan natin kanina ang dugo, at tingnan nyo, tandaan nyo, ang dugo ay may tipo sa buhay. Maliban na lang na may dugo, kung mayroong dugo, mayroong buhayan. Maliban kung walang dugo, patayan sa harapan ng Diyos. Naintindihan nyo? Kung kaya ang pintuan dapat may dugo, eh ating mga hamba, ating mga puso, ibig sabihin kung may dugo na nasukungan, mayroong nangyari at naganap ng pagkatay ng kordero, which is ang salita na si Kristo pinagsama-sama natin, kinakatay ang kordero sa loob ng ating tahanan. Ngayon, yung mga magician. Dahil sa dugo, sabi sa dugo, nangamatay ang mga tao na umiinom sapagkat ang tubig ay dugo at mapait. Gusto nilang uminom, ilang araw yun, mga kapatid, na walang mainom at mangyayari yan sa ating panahon. Mangyayari yan sa ating panahon. At kung ayaw nyo sa gusto, mangyayari yan. Tingnan nyo ha? Ano ginawa ng mga magician? Ha? Gusto nila magpalabas din ng tubig na narapat inumin. Ano ginawa? Naghukay din sila ng mga balon. Ha? Anong tipo ng balon? Naalala yung tipo ang misayari ng propeta? Mga silang balon. Ano ginawa ng mga magician? Nagpa-auto sila. Maghukay din ng ano. Pero anong lalabas? Dahil sa naging dugo na nga, salot yun, dugo pa rin ang lalabas kung sa nalang hukay ng balon. Sinisikap nila maghukay ng sarili ng balon. Ano ang sabi ng babae? Dahil hindi pa sila kusan, nung the woman of the way. Itong balon na ito, dito kami umiinom, pinagpipilitan niya talaga. At sa lugar na ito, dito kami dapat sasimba. Dito kami dapat sasamba. Ano sabi ng Jesus Cristo? Tumating nga pala ko. Di kahit saan man. Maari kayong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kung nakita nyo, ibig sabihin, pinagbiniinan, nagagawa pa rin sila ng sariling balon, tipo ng sariling diskarte. Nakita nyo, sinisika pa rin nila na gumawa ng kaparaanan. Hihili pa yung kaparaanan ng Diyos. Sa ating panahon, may instruction, may design din na pagawa, pero ang ginagawa natin, iba ang ginagawa natin sa inuutos ng instruction. Nasundan nyo ba mga kapatid? Iba ang ginagawa natin. Sa halip na yung inuutos ay gawin natin, iba ang ating ginagawa at doon tayo nasisiyahan. Kabaligtaran, di ba? Kung kaya mangyayari yung malaking kapighatian. Dahil bakit?
hindi natin na Diyos ang karumihan ng mundong ito. Ngayon, mga magician, sariling paraan. Mayroong sinasabi doon sa, kung gusto niyo mabasa yung mga magician, Exodus 7:24. Ito pa, matatapos na ko. Sa loob ng tahanan, kung hindi natin napapansin, mayroong Nicolaitanism spirit. Agree ba kayo dyan? Sa loob ng tahanan, kung hindi ito napapansin ng sinuman, mayroong Nicolaitanism spirit. Sa anong paraan? Kung ikaw tatay sa loob ng iyong tahanan, kung hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iyong asawa at mga anak, di mo na mamalayan, ikaw pala ay kungker ng spiritual, ikaw ay kungker ng Nicolaitanism spirit. Matindi yan. Tandaan niyo ang Nicolaitanism spirit. Ang Nicolaitanism spirit ay counterfeit siya ng progressive. Which is yung sinabi yung pagkabilihan. Tingnan nyo ba? Tingnan nyo, bakit ko nasabi? Bakit ko ito sinabi na counterfeit siya? Yung Nicolaitanism spirit, counterfeit siya ng pagkabilihan o progressive. Bakit? Ang Nicolaitanism spirit naman, ang Nicolaita, gabuhok ang pagitan para makita ito ng tao. Agree ba kayo dyan? Kung kaya pinagbiliin na nila, bakit? Nicolaita ba kami? Hindi na kami mga Nicolaita. Bakit? Bakit tinatabi nila sisigaw? Hindi na makikita yung espiritu yun. Mga kapatid, nasundan niyo ako? At sa progressive, kung nagalihin mo naman sila sa progressive, bakit kayo na ba ang progressive? Hindi na rin nila makikita yung pagkaperyan spirit, which is yung progressive. Gabuhok rin ang pagitan dyan. Nasundan yung pagka-counterfeit yan, mga kapatid? Hindi na nila makita yan, mga bagay na yan. Ang pasalamat ay nakita yung mga bagay na yan. Hallelujah! Ngayon, ang sabi dyan, tingnan nyo ha? Tingnan nyo, maging kahapon. Sa video yung din, mayroon akong napansin. Nakarecord naman yan eh. Marami ako napapansin doon na may panawagan, pagmahalan tayo, kaisan tayo. Tama ba yun? Narinig niyo ba yun? Ha? Narinig niyo ba yun? Pagmahalan tayo, magkaisan tayo. Pero ang tanong ko sa loob ko, anong bagay ang dapat natin pagkaisan? Ha? Nakita niyo na? Ito, kapatid. Alam niyo ba sa panahon na mangyari, bago mangyari ang Great Revolution, o bago mangyari ang Armageddon, ang mundo ito, makaranas na ito ng kapayapaan. Do you agree? Makaranas na ito ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan niya na ginusto ng tao, na ginusto ng Antikristo, magaganap yan. Dumanas ang mundo ito ng saglitan, madali ang kapayapaan. Kung kaya, ang mangyari, paglitaw ng dalawang propeta, ang tingin ng mga tao, manggugulo ito, mga turist, mga terorist mo ito, nagkakaroon ng anong kapayapaan, guguluhin pa ninyo? Nakita niyo ang ibig ko sabihin? Ha? Nasundan niyo ba? Ito ang tao. Ang tao, tingnan nyo ha, dito ako matapos. Ang tao ay gusto na walang hirap. Gusto ng tao walang hirap sa pagbiministri. Ang Nicolaita, ganun din. Ayaw maghirap. Ayaw mahirapan. Ayaw magsorry. Ayaw magsalisi. Ayaw magtanong. Ayaw magpatunay. Tama ba yun? Yan ba yung espiritu ng Nicolaita? Ha? Ang Diablo, kung naalala nyo, si Kristo na mismo. Tingnan nyo ang mga sarili, kung kayo ba ay hindi parte ng pagtutukso. Si Kristo na mismo, inalok siya ng Diablo ng ministeryong napaka-easy at walang hirap. Sambahin mo lang ako, yuyungod ka sa akin, mapasa iyo yan lahat ng bagay, lahat ng kayamanan sa
sa mundong ito. Aba, ano ka? Ano ka? Mang-mang ang diablo. Akala niya, madadala niya, matutukso niya ang Jesus Kristo. Hindi niya alam na pagkatapos na si Kristo magtagumpay sa kanya lahat ng bagay. Hindi niyo ba alam? Tayo din, pag matapos na tayo makapagtagumpay, sa atin din ang lahat ng bagay. Ha? Nasundan niyo ba? Ngayon, sinabi noon sa Mateo 4:8, lumukod ka sa akin, sambahin mo lang ako. Inalok siya ng simpleng ministry. Sipin mo, hindi na sumama ako sa cross? Sa sambalan siya ng ganoon, walang kahirap-hirap sa ministry ng Jesus Kristo. Nakita niyo na, hindi na sa mapupong, hanggang sa mamatay sa hindi na sa mapago, ganoon na simple. Walang hirap na gagawin. At yan ang gusto ng diablo. At ang gusto ng mga tao, kapayapaan sa mundo ito, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi mangyayari ang hinuhula sa Revelation 21 na darating ang bagong langit at ang bagong lupa. Sabi ni Barangham, ang mundo ito ay humihiling. Kumbaga parang buntis na naglilipor, ipapanganak na ang bagong langit at ang bagong lupa. At sino yun? Tayo ang hinuhulong mga kapatid. Ang pagbabago ng ating anyo na hinihintay mga kapatid. Marami akong dapat sabihin, pero ganun kadalasan alam niya ng mga tumatayo, alam niya ng mga tumatayo na kung saan sa bandang huli doon dumarating yung mga nais mong sasabihin sa bandang huli, mga kapatid. At sana nawa, mga kapatid, mayroon kayong nabuha at nasundan sa umagang ito. Mayroon ba kayong nabuha, mga kapatid? Amen! Praise the Lord. Pagkaunti na siguro ang nabuha. Amen! Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah!